Flowers, we're back! Here's the Four Flowers sibling. Ngayon po, ang gagawin namin ay, Leia? Ito, maglalagay tayo ng aloe vera dito. Yes! Ito po yung gagawin natin kay Ate Malu is, ano po siya, ang aloe vera po kasi sa buhok, pampakapal yan. Hindi lang pampakapal, pampashiny din siya sa buhok na. Yung mga naninipis ang buhok, yes, pampakapal ng buhok. Yung makakapal naman ang buhok, pampa-strong and healthy, yes, and shiny. At saka nagiging ano yung buhok natin, matibay yung ano niya. Hindi basta na hindi po porque makapal ang buhok nyo, eh matibay na yan. Yes, hindi po. Pag in-strike po nyo ganyan yan, makikita nyo yung elastic niyan. Pag madaling maputol, ibig sabihin po niyan, hindi healthy ang buhok niyo. Saka maganda yan, lalo na kung may kulay ang buhok. Ngayon po, pag ito po ay parang rubber band, nagaganyan, ibig sabihin po, healthy yan. So ito guys, may aloe vera tayo. Kumuha kami ng dalawang aloe vera leaves niya. Pinaka-stock pala yun. Kinuha po namin yan sa backyard namin. So dalawa po yan, magulang na siya. So ang gagawin natin, hatiin lang natin ng maliit siya. No? Umpisaan dito sa tip. Okay na. Lagyan natin. Okay ka lang ba dyan, Tilo? Tulog-tulog ka lang dyan, ha? Tulog-tulog ka muna dyan. Relax ka lang dyan. Ay, ayan, o. Yan, o. Ayan, mapakita mo. Ayan, nakikita niya yan. Guys, huwag kayong matakot sa amoy nito kasi mag-shampoo ka naman after use ng ganito ng aloe vera. Huwag kayong mag-alala, ha? Ayan, o. Yan, parang bababa. Yan. Alam niyo po ba, maganda rin to sa may dandruff. Yan. Natatanggal niya kasi nagagawa. Tapos eto, di ba nakita niyo ganyan? Ganto-ganto niyo lang yan. Ganto-ganto niyo lang. Yan. Nagagamot yung anit niyo. Yan o. Yan. Tapos masada. So, hayaan uli yan. Lalagay niyo yan. Yan. Ganun-ganun. Masa pinaka-strands ng hair niya. Yung yan. Sa anit. Yes. Yan, dito. Ganyan naman talaga ang amoy ng aloe vera. Saka lalagay niyo po ito mga dulo. Kasi po, di ba may split ends tayo. Nagka-crack yung mga skin. Yung ating buhok. So, lalagyan po sa anit para matanggal yung dandruff niyo. Takot yung kuto dyan. Ay, gano'n pala. Kahit kuto niyo o may kuto yung mga anak niyo, gawin niya yan. Ay, maganda no. Marami pong purpose yan. Sa maninipis ang buhok, kakapal. Sa mga kapal ang buhok, magiging healthy, strong ang buhok nyo, magiging elastic. Tapos ito po, kung merong puto yung anak nyo, lagyan nyo yan. Kung merong kayong dandruff, ang dami pong purpose ng aloe vera. Okay, anong pag may dandruff po kayo, di ba aloe vera, lagyan nyo ng kalamansi. O, tapos ganun nyo po. Ganito rin ang gagawin nyo. Ikakalat nyo lang din sa anit niya, mamassage nyo yan, ganyan. Ano mo pa nga yung rubeo? Tapos babat lang. Kaya ganyan-ganyanin mo. Pababayan na, hindi pa tapos yan. Sisimula pa lang tayo. Dito pa lang sa pinakaano yan. Ayan o. Kung nakikita nyo, may dry siyang hair. So, lalagyan natin yan. Okay? So, kung gusto nyo nang matanggal yung dandruff, ang gawin nyo, lagyan ng kalamansi lang. Ano yun siya? Kalamansi. Tapos mararamdaman nyo pag habang ikinakayod o kinakaskas nyo siya sa hair nyo tapos yung anit nyo, nangangati yung anit nyo. Alam mo kung bakit? Nililinis niya yung ano niya. Yung bacteria. Oh, bacteria. Yung... Saka po ito, imamassage nyo. Massage nyo po sa buhok. Yan. Yung mga maraming split ends po. Yan. Gawin po natin yan. Then massage. Ayan siya. Patayin na po kayo nito habang mabilis po patubuin to. Sa video po namin, meron kami kung paano patubuin ng abotera. Ano mo pa? Yeah, massage lang po ng massage. Yan, kasi di ba may mga balako ba kayo? Kung may kalamansi yung nilagyan nyo, gaganyan-ganyan nyo siya. Kung wala naman, kahit aloe vera lang, ganyan-ganyan yung massage. Ay, sarap. Mukhang nakatulog na to. Mihilig na yata siya na Tilo. Tilo, mihilig ka na ba dyan? Ayan, o. Naku, ang sarap niyan.
Siguro kahit stay nyo siya ng 1 hour, okay lang. Mm-hmm. Kasi mas maganda na matagal siya nagstay sa anit nyo, yan, sa buhok nyo, mas maganda. Mm-hmm. Kasi kumakapit talaga yung pinakain. Kasi the more longer, the more healthier. Ganun yun. Kaya ganyan po ang gagawin nyo. Pansin nyo yung buhok namin kahit may kulay, hindi siya ano. Ngayon po, kung ang anak nyo naman po ay may kuto, lagyan nyo po ng calamansi. Yung aloe vera. Tanggal po yan. Tapos, ibabad nyo ng 1 hour before nyo paliguan yung anak nyo. Ayan. Healthy po yan. Healthy, ganda talaga nito, tapos nakakakapal ng buhok talaga. As in. Manipis po kasi buhok kung naglalagay ako nito. So, okay guys. Ayan. So, after an hour po, babalik tayo, titignan natin kung ano nang kinalabasan ng buhok niya. Okay? Okay. Ayan. Okay. So, eto na po. Eto na po yung nilagyan natin na aloe vera. Ayan. So, basa pa po siya. So, nag-shampoo siya, tapos nag-conditioner din siya. So, di ba wala nga, mawawala yung baon. Wet pa siya. Yung amoy ng ano. Pero kung makikita nyo, basa pa po siya. Ang ganda niya. Kumanda na, diba? Ngayon po, alagaan nyo, lalo na kung nagkukulay kayo ng buhok. Oo, kasi tulad niya, may kulay yung hair. Katulad nito po si Malu, nagkulay ng buhok. O, tingnan nyo po. Kailangan talaga. Bumababa na kasi. Bumababa na yan. Kasi po siya, kaya namin naalagaan ng aloe vera. Kasi po, nag-bleach siya. Bleach po yan, o. Ngayon po, pag nag-bleach ka po, pinapatay mo yung buhok. So, para at least may panlaban. Kasi ano siya, pang-healthy ng buhok. Pang-healthy yan. Aloe vera. Tama, tama. Ayan po ah. Sana po magustuhan nyo. Gayahin nyo. Kaya guys, gayahin nyo to. Maganda to sa bahay. Kala na may mga problema sa buhok. Lalo na ngayon COVID, hindi nyo na kailangan pa magbayad na napagkamahal-mahal. Ito lang, sarili nyo. Gawa na lang natin. Sarili nyo. Para hindi din po magkaroon ng split and smart. So guys, salamat po. Maraming salamat. Salamat. Subscribe po and pakipanood po ang mga videos natin. Thank you po. Bye-bye.